Save a million with 2,000 pesos monthly savings. Gaano katagal ang investing period mo? Ito ang dividend rates na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 for the last 5 years. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41%. At bumaba ito noong pandemic ng up to 6%, pero bumawi na after pandemic noong 2022 ng 7.03%. Ito ang gagamitin natin sa ating average rate computation ng 5 years. Ang gagamitin natin ay 6.76%. Siyempre, kung mas mataas pa dito ang magiging dividend rate for the next year ng Pag-ibig, mas maganda kasi favorable sa atin, mas malaki ang kikitain natin. Pero kung mas mababa dito, syempre mas maliit ang kikitain natin. Pero noong 2022, kita nyo naman, mas mataas sa average rate natin ang na-declare nila. So sana sa ating mga susunod na dividend computation or dividend na i-declare ni Pag-ibig, mas mataas sa average rate ang ibibigay nila sa atin. Ilagay natin ngayon dito ang na-compute natin na 6.76% na average rate kanina sa ating computation table. Ngayon, ilalagay natin dito ang panimulang investment natin na 2,000 pesos. Kung makikita nyo sa ating entitled months, entitled lamang tayo sa 8 buwan sa loob ng isang taon or 12 months. Bakit nagkaganon? Kasi nagsimula tayo ng May 2023. Kung bibilangin natin 1, 2, 3 hanggang December, 8 buwan lamang ang entitlement natin para sa 2023. Kaya dapat ang entitled months lang natin sa dividend ay 8 months lamang. Paano natin makukuha ngayon ang dividend income? So 2,000 times interest rate natin times 8 months, divide natin ngayon into 12 months. Kaya makukuha natin ang dividend income na 90.13 pesos. Ang magiging total money natin, 2,090 pesos. Sabihin natin na tuloy-tuloy ang paghuhulog natin with 6.76% na average rate. Kung mapapansin nyo, pare-parehas yung ginamit natin na average rate. Pero ang totoo talaga, fluctuating naman talaga ang MP2 dividend rate. Nagkataon lang na sa ating computation, nag-average rate lamang tayo. Pero syempre, kung mas mataas sa 6.76%, mas malaki ang ating income. Kung mas mababa naman, pero sana wag mangyari, di ba? Syempre, mas mababa din yung makukuha natin na dividend. So sabihin natin ngayon, nagdagdag ulit tayo ng 2,000 every month. Walang palya kasi yun yung investment strategy natin. 2,000 a month ang iaalat ko sa aking MP2. Kung makikita nyo sa second month ng paghuhulog natin, entitled month natin, 7 na lang. Kasi June hanggang December, 7 months yan. Kaya mas mababa din yung dividend income natin. Ang sunod nating tanong, bakit ganun? Bakit yung dividend income noon hindi nadagdag sa sumunod na month na entitled sa dividend? Di ba compounding tayo? Ang strategy kasi ni Pag-ibig or sa system nila, ang dividend income compounding nila, yung total mo na sa loob ng isang taon. Yun pa lang yung i-compound nila. So pagpa-plus-plusin natin yung dividend income natin sa kada buwan. Pag na-add natin yan, i-add natin yan sa total money natin sa end of year. And then, yan yung magiging panimula na dividend or total savings natin sa susunod na taon at magiging entitled na yan fully sa dividend income. Kung makikita nyo dito sa entitled months natin, 12 months divide 12 months na. So isang buong taon, kuha mo na yung MP2 dividend rate ng Pag-ibig. So ganoon ulit ang gagawin natin from January hanggang December 2024, hulog ulit ng 2,000. Kung makikita nyo, yung January natin, 12 months na ang entitlement. Yung Feb naman, 2,000 ulit or 11 months naman ang entitlement. Dire-diretso tayo ng paghuhulog hanggang sa mag-mature yung MP2 natin. Sa final year natin or by 2028, nakalimang taon na tayo. So kailangan nating i-withdraw ngayon yung nag-mature natin na MP2 account. E kaso wala pang 1 million pesos, 142,000 pa lang. Okay lang yan ka peso. Ang gagawin natin, i-withdraw mo.
And then, do sa withdrawal form ng Pag-ibig, ilagay mo credit to new MP2 account. Ibig sabihin, mag-o-open ka ng panibagong MP2 account ka, Peso. So, mga April 2028, mag-open ka na ng panibagong MP2 account para i-credit natin tong 142K doon. So, magiging entitled ulit yan sa dividend. Tuloy-tuloy ulit tayo sa paghuhulog ng 2,000 pesos hanggang mag-mature ulit yung newly opened account natin. Tingnan natin, by 2033 or 10 years na tayo naghuhulog ngayon, Kapeso, yung 2,000 na kahuhulog natin, naging 340,000 pesos na siya ngayon, Kapeso. Okay lang yan, wala pa rin. Hindi pa rin natin nai-hit yung 2 million. Okay lang, o yung 1 million pesos. Okay lang yan. Ang gawin ulit natin, withdraw, credit to new account. Kasi nag-open ka ulit ng pangatlo mo ng account ngayon sa MP2. Dire-direcho ulit, strategy natin, 2,000 every month. Hanggang sa dumating na yung maturity ng pangatlong account, 2038. Naka 15 years na tayo ngayon. Medyo nasasanay na yung sistema natin. 2,000 ng 2,000, pull out palagi sa income natin kada buwan. Pero, hindi pa rin natin nai-hit yung 1 million na target talaga natin. So, ang gagawin natin ulit, same strategy, withdraw, credit to new account. So, nag-open ka na naman, pang-apat mo na to, kapeso, okay lang yan. Nasa sistema na natin si 2,000 pesos. So, hulog ka ulit ng 2,000 pesos hanggang sa dumating yung maturity period. Na-hit na ba natin? 995,838, parang 4,000 pesos na lang, kapeso. Hindi pa natin na-hit. Pero gustong-gusto mo talaga, 1 million dapat ang ma-hit ko. So, ang ginawa mo, depende sa'yo, kapeso, kung gusto mo na mag-stop, ha? Kasi naka 20 years ka na dito, eh. So, ang ginawa mo ngayon, gusto mo talaga 1 million peso. So, same strategy. Nag-withdraw ka, and then, credit to new account. Nag-open ka na naman. So, another 5 years na naman. Although, by 2043, or after buo, na December 2043, na buo mo na siya, hindi mo naman pwedeng i-withdraw. Kasi kaka-open pa lang ng new account. So, magkaka-penalty ka. And subject to approval pa yon. So, hintayin mo na lang yung maturity period. Tingnan natin ngayon. After ng maturity period, 25 years, 2048, yung 1 million na target mo, naging 1.5 million pesos tuloy. So, parang, at kung ang target mo 1 million ngayon naging 1.5 million pesos. Pero di ba kapeso, parang minsan sasabihin natin, ang haba naman ng investing period ko, 25 years. Eh gusto ko 20 years lang mabuo ko na yung 1 million pesos. What if kapeso ang gawin mo ganito? Yung May 2023, gawin doblehin mo. Instead na 2,000 pesos, gawin mong 4,000 pesos. So ngayon dinoble mo yung unang buwan. Ano ang mangyayari after 20 years? Yung 995,000 mo, nagdagdag ka ng 2,000 at the initial investment, naging 1,003,266 pesos. Parang 8,000 yung nadagdag sa'yo kapeso. 2,000 dinagdag mo, pero naging 8,000 siya. Naging 4-folds kapeso. So, ganun ang power ng compounding sa paghihintay natin sa pera natin. What if naman kapeso? Sabi mo, bakit ganun? Tuwing November, nakakatanggap ako ng 13th month pay. Ano kaya kung ang gawin ko, every November, gawin ko na 5,000 ang hinuhulog ko? Pwede kasi natin yung gawin, yung paiba-iba ka ng hulog. Halimbawa, may pera ka ngayon, magdadagdag ka. Pwede yun, hindi kailangan na stick ka sa 2,000. Halimbawa, ngayong November 2023, meron ka 2,000 ng November 5. May 2,000 ka ng November 26. Aba, pwede mo ihulog ulit yun. Depende yun sa'yo, kapeso. So, halimbawa, sabi mo, every 13th month pay. Hindi ko kasi alam kung kailan 13th month pay nyo, eh. Kami kasi, every November ang 13th month pay. So, ang ginawa mo, naghulog ka ng 5,000 pesos instead na 2,000 pesos. Tingnan natin ngayon kung ano mangyayari after 4 years. Actually, by 2042, buo mo na yung 1 million pesos. By 2041 pa nga lang, buo mo na siya, eh. 18 years yan, kapeso. Pero, after 20 years,
Yung 995,000 mo kanina, dahil nagiginagawa mo 5,000 yung every November mo, naging 1.1 million pesos kapeso. So halimbawa lang kapeso, ano, medyo na, sabi mo, nakaka-addict pala tong MP2. Ituloy-tuloy ko na lang kaya na 2,000 ako ng 2,000 hanggang sa mag-retire ako, hanggang sa kung kailan ko siya gustong kunin. Halimbawa, kapeso, 30 years. Tingnan lang natin, ano, 2053, naka 30 years yan. Alam mo yung kato 2,000 mo, tas 5,000 every 13th month pay, aabot ka ng 2.5 million pesos. Yan yung power ng compounding kapeso. At pwede mo siyang labu-labuin. Basta may extra money ka, gusto mong dagdagan yung 2,000 pesos, okay na okay yan kapeso. Ano, mag-i-invest ka na ba sa MP2 para makasali na sa power of compounding?